Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Mule. At yun, tayo muli dito sa ating video reaction na sa ating news reaction. Na kung saan nandito tayo sa okay dito, subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, ito pala ang dahilan kung bakit ayaw tayong bitawan ng US. Magaling daw ang mga sundalo natin. At yun, bago ang lahat, ito yung ating reaction video lamang. Ano mang sumasalarawan dito, eh, bahagi lamang ng ating reaction video. At yun, play na natin. Sa videong ito, ating alamin kung bakit nga ba sobrang importante ng bansang Pilipinas sa bansang United States of America. Isa-isa nating talakayin ang importansya ng Pilipinas sa tinuturing na pinakamalakas at pinakamapangyarihang bansa sa buong mundo na United States of America. Nasa karami-rami na mga pwedeng bansa at bakit tayo pang ayaw bitawan ng United States? Ano nga ba ang pinakadahilan ng Estados Unidos? Ang bansang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Ang ating bansa ay kilala sa mga masayahing tao at magagandang tanawin. Ngunit sa kabila nito ay punong-puno rin ang nakaraan ng ating bansa ng napakadaming digmaan at dinaanan ng napakaraming pananakop ng ibang mga bansa. May iba't ibang dahilan ang mga bawat mananakop kung bakit sobrang interesado sila sa ating bansa. Ngunit may isang bansa na simula pa noon ay di na tayo iniwan at binitawan. At yan ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang tanong, bakit nga ba hindi tayo kayang bitawan ng Estados Unidos? Heto ang mga dahilan kung bakit sobrang importante ng Pilipinas sa United States of America. Number 1, bilateral economic relations. Ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay mayroong napakagandang relasyon pagdating sa trade at investments. Kung hindi mo pa alam, ang United States ay isa sa pinakamalaking investor sa Pilipinas at pangatlo naman ang Pilipinas sa pinakamalaking trading partner ng United States noong taong 2021. Ayon naman sa data, umabot na sa $27 billion o mahigit 1.2 trillion pesos ang halaga ng goods at services na napagpalitan ng ating bansa at ng United States. Sobrang napakalaki nito kumpara sa mga ibang mga kalapit na bansa ng Pilipinas. Alam mo rin ba na ang mga components ng smartphone at iba pang mga gadgets na galing sa United States ay inangkat dito sa Pilipinas? Kaya kung nagmamay-ari ka ng iPhone or mga gadgets na galing sa United States, ay maaaring ang ilan sa mga parts nito ay galing pa mismo sa ating bansang Pilipinas. Yan nga mga kabalita natin, no? Nagpapakita lamang na nga talagang tila nga ba tibay ng samahan ng Pilipinas at syempre nitong US. No, pagdating syempre dito nga sa ekonomiya, pagdating nga sa mga negosyo, no, mga kabalita natin, na talagang itong Amerika ang isa sa matatag nating kaalyansa pagdating dyan, mga kabalita natin, na talagang yung nagiging palitan nga ng kalakalo, tila nga ba yung palitan ng ating mga produkto dito nga sa Amerika ay napakalaki nga, at talagang yung mga nagiging serbisyo nga ng ating bansa dito sa Amerika, at talagang yung serbisyo ng Amerika sa ating bansa ay tila nga ba ay napakalaking bagay, no, sa bawat bansa. Yan ang ilang naisipakita kung bakit ayaw nga tayong bitawan nitong US. Itong US dahil talagang sobrang laki ng pakinabang sa atin nito. At talagang ay malaki din naman yung ating nakukuhang benepisyo dito nga, no, sa US. At yun, tuloy pa natin. Bukod sa mga gadget components at mga semiconductors, malaki rin ang porsyento ng na-import ng US sa Pilipinas ay mga automotive parts, electric machinery, at kung ano-ano pang mga gamit sa pang-agrikultura. Dahil pa lang dito, masasabi natin na ganito na lang ka-importante ang Pilipinas bilang isang trading partners, dahil ang mga bagay na kanilang ini-import ay mga pangunahing pangangailangan din sa kanilang bansa. Number 2, military assistance. Napaisip ka na rin ba kung bakit sobrang laki ng military assistance fund na binibigay ng United States sa Pilipinas? Ang sagot ay, dahil gusto nilang mas lumakas pa tayo. Ang tanong naman, madami pa namang ibang bansa na pwede nilang palakasin, at bakit ang Pilipinas pa ang kanilang pinagtutuunan ng pansin? Ang dahilan sa likod niyan ay dahil mas maraming battle experience ang Pilipinas kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Kung sa ibang salita pa, battle hardened ang mga sundalong Pilipino.
Kaya kung dadagdagan pa ng magandang suporta ng mga armas ay mas magiging nakakatakot na kalaban ng Pilipinas at isang napakagandang kakampi naman sa digmaan. Nakita. Yan nga mga kabalita natin, no? Natila nga ba silip na silip ng Amerika yung tungkol nga sa eksperyensa nga ng ating mga hukbo o ng ating mga kasundaluhan sa pakikipaglaban, na talaga nga pag maaarmasan at matutulungan pa nga ito ang Amerika ay mas lubos nga nga kapakipakinabang nga ang magiging dating ng ating bansa, at talagang yung ating mga militar, yung ating mga kasundaluhan ay talagang mas lalakas ng todo at talagang mahihirapang gapiin ng kahit sino mang bansa yung ating pwersa o yung ating kasundaluhan dahil sa eksperyensa at talagang yung mga kasanayan na meron niya na taglay yung ating mga kasundaluhan na talagang hindi basta-basta. Na kung matatandaan nyo sa mga nagiging digmaan nga, ang Pilipinas ang isa sa talagang nagiging isa sa mga pwedeng maasahan na talagang hindi umaatras sa talagang patuloy sa pakikipaglaban ng mahusay nga at talagang matatag. Lalo na kung patibayan lang yung ating mga kasundaluhan talagang tanay, no, sa ganyang tila nga ba labanan. At talagang kayang-kayang mabuhay, no, kahit sa kagubatan ng ating mga kasundaluhan talagang dyan maaasahan at maaasahan ito. At ito nga tila nga ba nais na talagang mas malinang at talagang mas mapatatag at mapalakas pa ng Amerika. Kaya ganun na lamang syempre na hindi nga tayo mabitawan dahil isa na rin ito sa talagang ating specialty nga, yung ating mga kasundaluhan. Talagang hindi matatawaran yung husay at galing at eksperyensa nga pagdating nga sa pagiging sundalo. At yun, tuloy pa natin. Kita kasi ng United States ang potensyal ng puwersa ng Pilipinas, kaya naglalabas sila ng napakalaking pondo upang suportahan ang ating sandatahang lakas. Dahil kung kakampi nila tayo ay siguradong malaki ang tsansa nilang manalo sa bawat digmaan na maaaring mangyari sa hinaharap. Mababaliwala nga naman ang lahat ng kanilang gastos sa armas at training. Mawawalan din sila ng isa sa mga pinakamalaking trading partner sa buong Asia. At mawawalan din sila ng mga military bases dito sa ating bansa kung masisira lamang ang relasyon ng dalawang bansa. Kaya naman lahat ng pwedeng gawin ay gagawin nila upang manatili lamang ang relasyon ng Pilipinas at ng United States. Number 3, VFA o Visiting Forces Agreement. Bakit nga ba sobrang importante ng Visiting Forces Agreement sa Amerika? At bakit animoy sobrang panunuyo ang ginagawa ng United States para lang maibalik ito? Mayroong dalawang importanteng bagay kasi ang nandito sa VFA. Ang una ay ang pakikipag-training ng US troops kasama ng mga sundalong Pinoy. At ang ikalawa naman ay ang pag-i-stay nila sa mga military bases natin. Katulad na lamang ng Balikatan Exercises. Ang Balikatan Exercises ay ang pagsasanay ng dalawang hukbo at isa-share o ibahagi ang kani-kanilang mga techniques at skills na natutunan sa bawat pinagdaanang misyon. Kaya ang tanong ngayon ay bakit gustong gusto ng Amerika ang pakikipag-training sa mga sundalong Pinoy? Yan ay dahil ang mga Pinoy ay kilala bilang Master of Jungle Warfare. Ang mga sundalong Pinoy kasi ay mas malaki ang kanilang experience sa mga kabundukan at kagubatan. Pero bakit naman importante ang jungle warfare sa United States sa kadahilan ng iba ang terrain at klima sa Amerika kumpara sa atin? Isa pa sa mga rason ay dahil natalo at napahiya ang US troops noong dinurog sila sa kagubatan ng Vietnamese noong panahon ng Vietnam War. Kaya naman pilit hinahasa ng Amerika ang kanilang puwersa pagdating sa ganitong sitwasyon upang di na ito maulit-uli. Kaya hindi na nila kailangan lumayo dahil ang terrain dito sa Pilipinas ay pareho lamang ng sa Vietnam. At kung hindi man kapareho ay alam naman nating mas higit na mas mahusay o skilled ang ating mga sundalo. Kaya makikita nyo talaga na nakafocus ang ating mga sundalo na tinuturuan ng mga Marines at mga Scout Rangers ng United States. At dahil dito, masasabi nating nakaka-proud nyo talaga ang mga sundalong meron tayo. At atin namang pag-usapan ang ikalawang importansya ng Visiting Forces Agreement. Mayroong dahilan ang pag-i-stay ng mga US military troops sa mga military bases natin. Dahil sa ganitong paraan, mas magkakaroon na mas malapit na base ang United States sa Pacific. Kaya kung kailangan nilang rumesponde sa mga kaalyado nito sa Asia,
ay napakabilis na nitong makakarating at mas mabilis nilang matutugunan ang mga bagay na ito. Kaya naman kung mawawala ang VFA, ay mawawala rin ang mga barko at mga tropa ng United States na nandito sa Pilipinas. Parang nabawasan na rin ng mga military base ang US kung sakaling mata-terminate ito. Kaya naman gumawa ng panibagong version ng VFA ang US ayon kay Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez. Sa panibagong version daw na ito, ay magkakaroon ng mas maraming benefits ang Pilipinas sa kasunduan at bukod pa rito ay may nakahanda na ring military assistance na ibibigay ang US sa Pilipinas. Kaya nakasalalay na lamang ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga desisyon patungkol dito. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Pumapabor ka ba sa pagbabalik ng VFA? O gusto mo na lamang itong i-terminate? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood. At yan nga mga kabalita natin lang patungkol mga pahigat balita dyan na kung saan ito nga kung bakit hindi tayo mabitawan nga ng US dahil sa napakarami nga pakinabang nga ng Pilipinas dito nga sa US kabilang na dyan syempre yung pagiging trading partner natin dito sa US na talagang ay napakalaking nga pakinabang ng bawat isa lalong-lalo na itong US sa ating bansa no. Isa tayo syempre sa talagang pinagkukunan ng pwede nga mailaga ko mailagay nila sa kanilang mga produkto na talagang pwede na talagang dito sa Pilipinas makukuha nga mga kabalita natin. At kabilang na rito syempre yung talagang husay at tibay ng ating mga kasundaluhan na talagang binabalik-balikan at hinahanap-hanap nga ng US syempre yung tatag at talagang husay ng ating mga kasundaluhan na talagang ito ang tamang timpla para sa US nga. Kaya ganun na lamang yung suporta na natatamo ng ating kasundaluhan dito nga sa US at tayo nga tayong bitawan dahil nga sa husay at galing at kasanayan na meron nga yung ating mga kasundaluhan na maaari nga malakas nakakampi ang hinahanap ng Amerika sa ating bansa nga. At yan ang isa sa talagang dahilan no, na ayaw nga tayong bitawan ng US dahil malaki yung mawawala sa kanila. At syempre yung ating mga kasanayan din pagdating nga sa kagubatan at kabundukan na talagang hindi matatawaran yung eksperyensa na ipinapakita nga dito sa US na ito nga ang kailangan nila o isa sa talagang maaari lang matutunan no, sa ating mga kasundaluhan. Kaya ito ang isa sa binabalik-balikan at hinahanap-hanap din ng US yung talagang balikatan exercise at yung mga kasanayan at talagang mga pagsasanay dito sa mga kagubatan, kabundukan na tuluyang mahasa at talagang maging advance no, sa mga ganyang tila nga ba galaw o hakbang lalong-lalo na pagdating nga sa digmaan na ito yung nagiging dating na ang Pilipinas nga ang maraming kasanayan at kakayahan ukol nga rito. At ito nga ang nais na matutunan ng Amerika o ng US nga ng mga kasundaluhan nga ng US upang tuluyang mas mapatatag at mapalakas pa syempre yung kanilang mga nagiging kasanayan lalong-lalo na dito no, sa kagubatan at kabundukan. Na itong US experienceado na talagang malakas din subalit talagang pagdating nga sa ating mga kasundaluhan tila nga ba saludo. Ito nga sundalo nga ng US no sa ating mga kasundaluhan nga dahil sa husay at talagang abilidad na meron nga yung ating mga kasundaluhan tila nga ba ito ang hindi matatawaran na talagang ayaw mawala ng Amerika sa atin. O yung talagang nagiging tila nga ba magandang pakikitungo nga ng ating mga kasundaluhan dito nga sa Amerika. At kabilang na rin dito na isinasaad yung BFA nga na talagang mahalaga dito no, sa Amerika dahil napakalaking pakinabang din sa kanila at napakalaking pakinabang din sa ating bansa ito mga kabalita natin na talagang meron tayong gantong tila nga ba kasunduan dito sa Amerika na talagang maaari natin mapanghawakan sa kanila sa oras nga na talagang may mga sandaling tayo. Talagang na may mga bantang nga hindi maganda o mga pag-atake na maaaring gawin sa ating bansa, agad-agad nga syempre makakaresponde itong US no, sa ating bansa.
At yan yung mga ilang naging patungkol mga pahayag at balita dyan. At kayo, kayo lang bahala magkomento sa ibaba nang nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Okay Dito. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, tumulayang yung WB hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.